Lang, follow up lang dun sa question. How important is commitment for the both of you in a relationship? And do labels important ba yun sa isang relationship? Ay, for you. How important yung labels pa para sa inyo? And how important yung commitment sa isang relationship? Feel ko if you really love the person, so may commitment. Kasi obviously kung walang commitment, baka hindi mo alam. Para nag-entertain pa rin siya ng guys. Tapos yung guys naman, alam mo, nag-alandi pa rin sa labas. So I guess for me, kung na sobrang gusto ko talaga yung girl and I feel like, ano, she's the one. And, yan. Siguro, dun yung kailangan ng commitment. Sa akin, para sa akin, importante na may, yung may label kayo, may commitment. Kasi, kapag, lalo na sa mga taong gusto ng ownership dun sa tao, yung matatawag mong sayo, matatawag mong ganun, diba? Kasi kung walang commitment, parang naka-float ka lang eh, hindi mo alam kung saan ka lulugar. Pwede kang magselos pero wala kang karapatan, gusto mo siyang yakapin pero wala kang, hindi pwede, yung mga ganon. So, para sa akin, ganon, importante siya. Tsaka syempre, iba yung may express mo yung feelings mo para sa tao, di ba? Yung sabi mo na, I love you, ganon, di ba? So, yeah. Second question. Was there a point in the story, dun sa short movie na nakarelate kayo sa characters niyo? Na parang, ay, parang ginawa ko na to, ganon. May nakipag-inuman sa Manila parang hindi naman yung nakipag-inuman, sorry. Pero siguro, no, pero medyo bata pa siguro ako nito. Parang yung mga puppy love na hindi ma-return yung gustong-gusto mo siya, friends kayo. Pero more on talking lang with friends, ganun. Actually, medyo nakarelate ako dun sa part na minum kami, tapos parang sinabi niya sa parang alala ko yung parang may isang babae before na dinate ko na hindi ko siya at that time kasi I wasn't ready yet, so siya parang nag-expect and alala ko parang basta yun eh. Last question. Sa relationship for the both of you, sino dapat ang mas mature, yung babae or yung lalaki? Sino parehas? I guess both. Parang dapat may maturity on both sides kasi mahirap maka-grow yung makaangat yung relasyon kung yung isa naiiwan, di ba? Parang kailangan balance. Pero siguro, pero sabi kasi nila, di ba, ang lalaki ang mas dapat nagdadala ng relasyon. Ganon. Siguro mas may onte, pero dapat parehas din. Ayun. Yung not revealing the ending, pero pinagdebatehan nyo ba yung ending kung masasaktan yung babae o lalaki? Or parang nakahanda na yun na yung ending? Naku po, napakadaya pong revisions ng ending. Na actually, ilang beses ko akong hindi ko na po alam paano po mangyayari talaga. Ilang beses, at humaba po yung thread na yun, umabot po mula sa akin, tapos kinonsult ko kay Zig, umabot sa program manager, hanggang sa mga VPs namin na ano ba talagang gusto nyo po mangyayari? Siguro kasi, yun yung ano eh, yun yung exciting sa love eh. We really don't know and anything could happen and anything is valid to happen. So, sobrang hirap po siyang i-end. Dahil bilang walang label, so lalabelan ba natin? O mawawala na lang? Or paano nga ba? Dahil katulad ng kung paano tayo nag-go on with our personal relationships, hindi nga natin ano kung hanggang kailan tayo, di ba? Or kung magkakaroon pa ba? Wait. So parang ganun siya. Naging ganun yung process. There are times na siguro inaabot ako ng ilang oras sa coffee shops waiting for the approval. Tapos naka-lay down ang 2 to 3 or options sa amin on how it would end until na magbotohan na kami. Ganito mangyayari. Tapos pagdedebate, pag nasa debate, yung votes, o approve silang lahat dito, magbotohan na lang tayo, tapos yun yung magiging ending. And it wasn't really easy na isulat ang ending dahil
syempre may mga ni-root for tayo na mga yung alam na yung mga sarili natin, sana yung katulad sa kanya mangyari. Ay, baka gusto niya yung katulad sa kanya yung mangyari. Parang gano'n. Yung parang sarili nating logic on love. Na magkakaroon, magkakaroon naman tayo ng different opinion. So, ayun, medyo mahirap po siya talaga yung end. Ito kay Shaira, saka, ay, sige, direct. Ayun, well, doon, tama yung sinabi niya, dahil nga may kanya-kanya tayong mga pinagdadaanan, madalas, syempre, ang mga kinocomment lang natin, ang sinasabi natin, yung pinanggagalingan natin, kasi feeling natin doon tayo nagiging tama. Wala naman nagiging tama sa mag-ibig, ano may? Pero, pagdating din sa dulo, ang dami na rin pinag-usapan, ano pong mangyayari, ganito, ganyan, 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 hanggang sa napag-desisyonan na, ito na yung ending. Ay, totoo, galing yung ending. parang, hindi ko alam, ako kasi nalungkot ako eh. Na parang, pero, most likely, nangyayari. Kasi nga, lahat naman ng nilatag, nangyayari siya. Kasi nga, kanya-kanyang bet yun eh, di ba? Nangyayari sa kanya, paglalaban niya to. Nangyayari sa akin, paglalaban niya to. Kanya-kanya, pagandahan ng kwento, parang ganun. Tapos para ma-approve yung ending mo, dapat mag-side ka ng mga nangyayari yung totoong buhay. Testimonials. Parang ganun, kanya-kanya. Tapos pagdating din sa dulo, ah, ganyan. Hala, parang gano'n yung dating yung... O, yun lang. Tapos, mahirap i-end. Kasi hindi mo alam, kasi lalong-lalo na ang hinahabol somehow ay yung relatability. Kung i-end mo siya sa isang particular na bagay lang na masyado namang specific, masyado namang unique. Minsan kasi dahil nagtetest tayo, baka mamaya hindi masyadong mag-work yung super unique. Baka mamaya ang mag-work ay yung common na alam ng lahat or the other way, yung parang ganun. So yun yung tinetest, kaya kami mas nagtagal doon sa ano, doon sa diskusyon kung paano siya tapusin. Kay Shaira saka kay ano, David, kayo ba may contribution kayo doon sa ending na sinadjust sa kanila? And second question ko is, kayo, kung papipiliin kayo, how do you want to end the ano? Etong... Hindi, not revealing. Sa inyo, personally. Personal, ano yung gusto nyong, di ba? Ending. Siyempre, gusto natin ng happy ending. And yung mas makatotohanan. Hindi, huwag siguro yung masyadong ano, predictable na, yung alam na. Mas may ganon. Yung ending na pwede mong isipin na, uy, baka may masundan pa. Baka pwedeng ituloy sa kung may next na ganon. Yung ganon. Tapos, yung sa contribution naman, wala! Sila lang yung hindi. Kasi sila kayo lang nahirap ako. So, problema pa kayo, di ba? Sisip pa ba natin? Sa kanila lang yun. And, ikaw, David. Ganun din. Basta, I'm hoping na magkaroon ng part 2. Yes, oo. Maganda siya yung madaming makakarelate. Kasi kahit maiksi lang siya, gugustuhin mo na masundan. Kailan siya din yung direct na mamatay yung isang character para magsisay yung ano. May ganun bang ano? Hindi kami umabot sa puntong. Pinatay ka talaga. Pinatay talaga. Yung isa para magsisay. Ano, usually yung napag-usapan lang ay dahil nga yung sinabi ko kanina, diba? Kapag yung dalawang tao na nasa walang label na relationship, tinawag na relationship. Kapag yung dalawang tao na nasa walang label na relationship, saan sila pupunta? Magiging sila ba or hindi magiging sila? Yun lang naman yun. Mm-hmm. Tapos, at ano yung magiging at stake or at kung ano yung magiging effect nun dun sa tao? Yun, mas dun kami nag-usap-usap. Tapos, syempre nga, katulad ng sinabi ko, may kanya-kanyang hugot dun sa pag-ibig, may kanya-kanyang reasoning. Kasi nga, sa pag-ibig naman, wala namang isang formula. Lagit-laging bago, lagit-laging iba. So, walang tama. So, ang tama lang siguro ay kung sabi ni Shaira, kung saan ka sana masaya. Kung saan ka diligaya. Parang ganun. Kasi kung mag-i-end ka dun sa umiiyak ka, paano mo sasabihin tama yun? Diba? Oh, yeah. So, at least with my question, di ba, aabangan ng tao yung ending nila. Thank you. Congratulations. Kasi since this is also a hugot serie, yun po yung masasabi natin. So, ma-expect ba namin na mapupuno ba siya ng puro hugot lines o real talk lang, may real talk talaga na ganito yung relasyon, ganyan. Or meron din ba kayo na-contribute na hugot lines in terms of your character?
Sa lines, mas marami akong hugot na lines. Mga natatanong din talaga. Yung makikita mo sa comments ng iba, yung sa mga ano, social medias, meron akong mga ganun. More on ako kaysa siya. Pero siya, yung mga linya niya kasi, paasa talaga eh. Hopya. Pero hindi ako ganun sa real life eh. Dapat lang. Kaya ako nakarelate. Ay! Okay. Meron kayong one-liner na hugot na favorite niyo. Favorite line niya sa... May dala siyang hopya. Ayun. 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 Yun, yung line na yun. May ano ako pasalubong para sa'yo. So ako, feeling ko naman parang special ako kasi may binibit sa akin. Tapos yun pala hopya. So yung feeling, yung daramdaman ko, humopya din talaga ako. Tapos sa akin. Yun. Ayun, napainom ako ng beer doon. Ay, can you bring the question? Ay, favorite hugot lines. Dialogue na binitawan mo sa iyong kata. Wala siyang hugot. Madami. Basta, pinaka-favorite scene ko yung nasa, ano kami? Nasa... Yung kinis ko siya. Umiinom kami. Kasi pa, it felt very realistic eh. So, yun yung pinaka-favorite ko talaga. Parang nangyari na to ah. Tapos for the creators naman, since you mentioned na isa lang yung kwento nila about the upcoming mga iba pang mga love stories. So, mag-iisang malaking hugot universe na ito. Gusto niyo? One hugot universe, why not? Diba? Kailusin naman ng mga universes this yung panahon nyo. Bakit naman po hindi? We will try to, kung mag-work at sa tulong ninyo pa na mag-work itong project, why not bumanta tayo sa mga ganung explorations? Wala naman kami pang, kumbaga pag-aaralan namin kung paano mas pabagag, mapapaganda yung storya, at ano pa yung pwede namin explore. Everything is open pa as of the moment. May questions pa po? Meron pa. Ayan daw siya. Meron daw kasi, Trixie. Ayan. Ayan po siya. May question ako, for everyone except James, kasi si James, parang nasagot na yun. Kanina pa siya nagbibigay. I mean, clear na yung sand niya. Kung mangyayari sa inyo yung situation na parang walang label, ganyan, anong gagawin niyo? I mean, confrontational. Si James kasi clear na kukonfront niya talaga. Iba yung ano ko siya. Ako... Sino ba? Well, ang hirap sagatin. Yung sa to. Lagi ako napupunta, usually, sa walang label. Maybe because... hindi ko alam kung siya or ako. Or masyadong hindi mo ini-entertain yun. Parang ganun. Personal to, huwag niyo lang sabihin. Naka-record last deal. Na para, ang point ay, ako kasi ay parang madalas ay parang lumaki ako mag-isa, parang ganun. So parang, ang hirap iasa yung kaligayahan mo sa ibang tao. That's the reason why kapag na-meet mo yung isang tao, kahit na alam mo sa pakiramdam mo na baka siya na nga, ang hirap mong ibigay yung full kasi baka pag nawala siya, bigla kang mag-iba, kanino ka sasandaan? Yun. So madalas, napupunta ako doon kasi pinapabayaan ko na lang basta ang mahalaga, magkakaintindihan kayo, tapos masaya kayo. Yun na yun, huwag na lang humantong doon sa sobrang gibang-giba ka kasi baka hindi mo kayanin. Ang tanong ba talaga? Direct na rin. Ang hirap na matuloy sundan. Sobrang detalya. Ako, same yata kami. Same yata kami ni James. Parang ano, mas dun ako sa i-confront ko, yung ilalaban ko. Para sa akin, parang kung ano man yung maging resulta, at least, alam mo sa sarili mo kung nasan ka. And, dun din siguro sa... Shucks, kalimutan ko yung sabihin ko. Wait lang, parang ano, mamaya, wait lang, nakalimutan ko talaga, my God, nasa isip ko na siya. David, ikaw na talaga. Sorry talaga. Feel ko ano eh, parang just go for it eh. Parang tawag mo na lang kung
ano ba talaga tayo? Meron bang tayo, mga ganun. Pero syempre, mahirap kasi rin eh. I remember, parang meron akong naka-relationship before na ka-break lang kasi niya sa boyfriend niya. So parang, eh ako, love ko na siya. Pero di ko alam kung pag sinabi ko yung love ko na siya, baka mga ma-creep out siya or baka ma, alam mo yun, baka hindi ba pala siya ready, baka mas mawala lang siya sa akin. So you know, I guess kailangan mong i-weigh talaga yung circumstances. Ayun, para wala kang pagsisihan, walang regrets, kumbaga. Para, okay, masaktan, fine. Eh, paano kung hindi mo siya kinonfront, tapos nahihirapan lang din pala siyang i-confront ka? Sayang, di ba, kung mawawala. Parang too late, pag eto may nahanap ng iba, ganun. So, parang sa akin, mas importante yung kinonfront ng tao. Okay. Last two. Salamat po sa pagpunta ng lahat dito. Sana po tulungan niyo po kami na naipakalat tong One Hugot Away na walang label ang aming first installment. I'm sure maraming makaka-relate, maraming magkakagusto sa story nito. And ayun, abangan niyo po sa March 25, umaga, hapon at gabi, yung nakalagay. So madami niyo siyang beses pa mapanood. Tama ba? Ganun ba dali papalabas? Parang three times a day. So dapat i-abangan niyo talaga sa TV para hindi niyo malagpas, may makalimutan kayong scenes kasi ang ganda lahat. Short lang siya, so importante yung bawat eksena na masaksihan niyo. First of all, just wanna say thank you everyone for coming here. And sana abangan niyo po to dahil syempre it is produced by News and Public Affairs. Alam naman natin kung gaano sila ka dedicated and passionate, so for sure, maganda talaga ito. And, yun, abangan nyo na lang. Sana may part 2.